Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Jake, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Carla? Opo. Carla. Tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Jay? Opo, tinatanggap ko po. Para magtagalang isang pagsasama, alagaan niyo ang isa't isa. What a very, very rousing speech! Tita Sandra, anong ginagawa niyo dito? I just want to prove to my son na totoo yung kasabihan. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ano ba gusto mo sabihin? Bakit hindi mo na lang tanungin niyang asawa mong haliparot? Consuelo, anong gusto sabihin itong babae to? Anak ko si Janine. Bakit mo ako niloko? Ayoko kayo sakta ni Carla. Saktan? Sinaktan mo na kami! Jensen, bumili ka na din sa asawa mo. Ano ba ako sa'yo? Jake, asawa mo na ako. Pero kanina kung kailan kailangan kita, nagdalawang isip ka. Kasi siguro ko lang kung okay ang nanay mo. Ang nanay ko o si Janine? Diba? Kung anong kalagayan ng nanay mo. Dapat lang sa kanya yun, Jake. Dahil habang naghihirap kami ng tatay ko dito, habang nangungulila kami, dahil siya nagpapakasarap siya sa feeling ng iba sa Maynila. Carla, pakinggan mo nga sarili mo. Kahit ano pang nangyayari, nanay mo pa rin yun. At hindi ka dapat nagsasalita lang ganyan. At sa Janine, magkapatid kayo. Talagang pinagtatanggol mo pa sila, no? Jake, hindi mo man lang mapalalampasin ng ilang araw bago mo pararamdam sa akin na mas importante pa rin sa'yo si Janine kaysa sa akin. Kahit konti magpanggap ka naman na ako yung pinakasalan mo, hindi si Janine! Sumulan ng galit sa akin ni Anselmo. Sobra ko siya nasaktan. Sobra. Paano pa niya ako mapapatawad? Ay, tama na. Huwag mo yung gawin sa sarili mo. Minahal ako ni Anselmo ng buong buo. Pero pinili kong turugin yung puso niya. Pati si Carla, pinaglihiman ko. Sinaktan ko. Nay, ginawa lang naman natin yung akala natin tama. Protektahan lang naman natin sila. Hindi, anak. Pinotektahan ko yung sarili ko. Hindi mo kasi naiintindihan kung anong pinagdadaanan ni Janine at ilalik ni Cielo. Ba't ikaw naiintindihan mo? Paliwanag mo sa akin! Alam mo, tungkol sa nanay ko at kay Janine. Carla, makinig ka muna sa akin! Makinig ka muna sa akin! Tama ka, Jake! Magsama-sama kayong tatlo, mga traitor kayo! Hayaan mo na magpaliwanag. Huwag mo akong husgahan. Hindi ko pwedeng pangunahan ang misyon ng nanay mo at ni Janine. Wala ako sa posisyon. Kahit yung mga taong nagbumukong tanga, ha, Jake? Kahit ang nanay ng anak mo yon. Ano ba gusto mong gawin ko, ha? Lahat sinisisi mo kay Janine! Carla, hinarap ko na magulang mo at mga kaibigan natin. Sumumpa ako sa Diyos na magmula ngayon, ikaw na ang buhay ko at ang anak natin. Ano bang gusto mong gawin ko? Ano bang kulang, ha? Saan tayo pupunta?
maghanap na lang muna tayo ng ibang matutuluyan pansamantala. Hindi, anak. Uuwi tayo sa bahay. Kahit hindi ko alam kung may pamilya pa akong uuwian. Haharapin ko sila, anak, kahit wala na akong mukhang iaharap. Nay. Ako, nandito pa ako. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako lagi sa tabi mo. Tingnan mo ako sa mata. At sabihin mo sa akin na kami na ng anak mo ang buhay mo. Carla. Day? Kumuha ka na muna ng gamit siya ni Catherine. Sa bahay na muna kayo. Ako na lang balang maghanap. Isasama ko si tatay. Isasama na ako sa'yo sa paghanap. Hindi rin ako mapapalagay. Carla, hindi kami mapapalagay kung mag-isa lang si Catherine. Walang kasama yung bata. Ako na lang bahala. Silang hanapin. Ng tawad
sa inyo ng tatay mo. Pero sana makinig ka sa akin, anak. Hindi ko sinasadyang saktan kayo. Anak, nasa ng tatay mo? Wala na yung mga gamit niyo dito. Nagtataka ka pa ba talaga? Pagkatapos ng panlulokong ginawa mo sa amin? Tatanggapin ko lahat ng galit mo, anak. Maiintindihan ko. Pero hayaan mo lang ako makiusap sa pagkakataong ito. Anak, sabihin mo sa akin kung nasaan ang tatay mo. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang makausap. Baka kung anong mangyari sa kanya. Sana dati niyo pa inisip yun. Bago kayo sumama sa ibang lalaki! Ang taas-taas ng tingin ko sa'yo! Dati pag pinagsasabihan mo ko dahil sa katamaan ko sa pag-ibig, makiramdam ko ang dumi-dumi kong babae. Makiramdam ko wala akong kwentang tao. Sinangiyang mo, Nay! Ang taas-taas na tingin ko sa'yo, mas masahol ka pa pala sa'kin. Ayla, konting respeto naman para kay Nanay. Respeto ba kamo? Hindi ba't sobra-sobra na yung respetong pinakita namin ng tatay ko sa kanya? Sinaid niya lahat! Pareho kayo! Pareho kayong manlaloko! Wala, tama na muna yan. No! Sinasabi ko na nga ba dati pa may tinatago ka? Ang tanga-tanga ko lang kasi pinilit ko pa rin magtiwala sa'yo. Tapos ngayon bumabalik ka? Bakit? Bakit, Janine? Gusto mong agawin ang lahat sa akin? Gusto mo bumalik sa'yo si Jake? Gusto mo sirain yung pamilya ko? Wala akong gustong agawin sa'yo. Kung totoo yan, sana dati, Carla, hindi na ako nagpalakaya pa. Sana hindi ko hinayaang mawala sa akin yung pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Pero ginawa ko yun. Kahit sobrang sakit. Dahil kapatid kita, para sa'yo ginawa ko yun. Para sa magiging anak mo. At para sa pamilya niyo. Kahit mahirap sa akin, tumayo ako sa nanay ko para hindi ko kayo masaktan. Kaya tama na. Sa kanin, kapag ako pa rin galit mo, tara sa tara. Ganun ba, Janine? Ayaw mo ako masaktan. Kaya, sinira mo na lang yung pamilya ko. Totoo yun, Janine. Ayaw mo ako masaktan. Kita dito. Tignan mo yan! Tignan mo mabuti, huwag kang kukurang! Tignan mo yung bahay na yan! Yan yung bahay ng pamilya sinasabi mong ayaw mong sirain! Tignan mo! Yan din ang bahay ng pamilya sinira ng dalawa! Tama na! Carla! Huwag mong sisihin ang kapatid mo! Wala siyang kasalanan hindi dito! Hindi ko siya kapatid! Hindi kita matatanggap! Kalimutan mo na magkapatid tayo. Hindi kita matatanggap. Kalimutan mo na magkapatid tayo. Kaya, Janine, umalis ka na! Kung ayaw madagdagan pa yung galit ko sa'yo!
Carla, tama na. Tama na! Pigilan mo ko! Hindi ako aalis dito hanggat nandyan si Janine! Kahit ano pang sabihin mo o gawin mo, Carla, hindi ko tatalikuran yung pagiging magkapatid natin. Kung nasaktan ka man namin ni Nanay, Carla, parte yun ng pagmamahal namin sa'yo. Sana yun yung makita mo. Hindi yung puro mali namin. Carla, sana huwag ka magpabulag dun sa galit mo. Nanay ka na rin. Carla, isipin mo yung anak mo. Isipin mo yung bubuin niyo para sa... Sir Moran! Carla! Tama na! Carla, tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Kapal na mukha ka! Anak, tama na. Maawa ka sa kapatid mo. Na imamili ka. Ang tatay ko at ako, o yung walang yung babaeng yan. Huwag ganun, Carla. Huwag ganun. Huwag mo akong papiliin, anak. Mahal ko kayong lahat. Huwag mo akong papiliin. Wala na, Nay. Nakapili ka na eh. Magsama kayong dalawa. Ipanalangin niyo lang na walang mangyayari sa tatay ko. Dahil kung sakali, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Nag-request po si Mang Anselmo eh. Dali yung mga gamit. Tapos ang magkapatid nagpang-abot pa. Medyo nagkasakit ang pangapo eh. Ah, nasaan yung mag-ina? Kamusta ang lagay nila? Ayun po sa transient. Mang Juanito, Jake, siguro mas magandang mauna na ako. Pupuntahan ko na lang sila, Consuelo at Janine. Sige, mabuti pang ayad na sila. Aling Edna, sabi na po sa akin. Hanapin ko po si Mang Anselmo eh. Eh, saan mo na hanapin siya eh, paring Anselmo, napakalawak ng Quezon, anak. Ay, hindi ko nga rin po alam eh. Wala rin po sa mga kamag-anak niya. Pero kasi kailangan mo siya mahanap eh. Siya lang pwede mag-ayos ng pamilya niya. Mabuti pa, Jake. Huwag mo na lang akong ihatid para hindi ka na maabala sa paghahanap mo. Kaya ko naman ang sarili ko. Ang importante, mahanap si Anselmo. Sige.
sino. Eh, pero Aling Edna, kung ano pang mangyari, balitaan nyo kami, ah. Oo, sige, sige. Mag-ingat ka, Edna. Kaya mo na? Oo, oo. Okay. Tatay, lado rin po ako. Mag-iingat ka, anak, ha? Ha? Sana nagpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Nay, huwag niyo ako alalahanin. Saan ba kayo pupunta? Anak, hindi ko kayang palipasin ang araw na ito na hindi man lang ako nakakapagpaliwanag kay Anselmo. Baka dito ko man lang mapagaan yung bigat na pinakarga ko sa kanya. Nay, baka kasi gusto ni Mr. Cordero na mag-isip-isip muna. Gusto niya mapag-isa. Pero anak, hindi ko kakayanin na naghihintay lang ako dito para ako mababaliw sa kaiisip, anak eh. Paano kung may mangyari masama sa kanila, hindi ko man lang siya matutulungan? Ikamamatay ko yun, anak. Sa tingin niyo ho, saan pwedeng pumunta si Mr. Cordero? Nay, sasamahan kita. Ako na lang, anak. Sobra na yung dinanas mo. Nay, ngayon pa ba tayo mag-iiwanan? Ngayong Lunes, mahirap maging anak pero mas mahirap maging magulang. Sana mapatawad mo si Consuelo. Galit lang ngayon si Mang Ansel, pero imposible ho na mapapalitan ang galit na yun, yung pagmamahal niya sa'yo. Paninindigan ko ang pagkakamali ko. Lahat gagawin ko at para mapanatiling buo ang pamilya natin. Pilit na kakayaning harapin ang mga problema. Ito yung unang gabi na hindi na natin kailangan magtago bilang mag-ina tayo. Naiintindihan ko kung ano man yung mga sakit na nararamdaman mo ngayon. Sa tingin ko, hindi pa rin yung sapat para bigyan mo sa magulang mo yun. At kay Jenny, sana bigyan mo sila ng pagkakataon ng paliwanag. Pamilya mo pa rin sila. Lumayo ka man sa akin.